Real talk tayo, guys. I-share ko sa inyo ang naranasan ko dito sa mundo ng social media as a content creator. Kapag gusto mo itong pasukin, kailangan mo talaga lakasan mo ang iyong loob. Hindi pwede yung madali kang ma-discourage. I-share ko sa inyo ang experience ko nung una, nung nag-create ako ng video, tapos pag-upload ko ng video, ang views ko nasa 3, 4, 5, mga ganun. Tapos, meron akong notification from Meta na parang sinasuggest na kailangan mong makipag-engage sa mga sa ibang content creator para ma-recognize ka. So, yun ang ginawa ko, guys. Lahat ng mga videos, reels, or kahit anong video na dumaan sa aking newsfeed, pinanood ko, guys. Walang pili. Pinapanood ko lahat ng mga videos or reels na dumaan sa aking newsfeed. Pinanood ko from start to end. Tinatapos ko lahat, pinanood ko. Tapos nagre-react ako, nagko-comment ako. Yun ang ginawa ko, guys. At nagtaka ako, guys, nung bawat upload ko ng video, maraming nag-i-engage sa akin na hindi ko namalayan na yun palang mga video na dumaan sa aking newsfeed, yung mga content creator, nag-i-engage din sila sa aking video. Parang dito kasi sa mundo ng social media, kailangan tulungan. Kasi hindi naman tayo sikat. So, wala namang mangyayari din, di ba? Wala namang masamang mangyayari. Tulungan mo yung kapwa mo, content creator, kapag may dumaan sa newsfeed mo na videos, panoorin mo. Tapos mag-engage ka, maki-engage ka, mag-react ka, mag-heart, tapos mag-comment ka. Babalikan ka din niyan ng owner ng videos na nag-react ka. Pag ikaw mag-upload, ganun din ang gagawin nila sa inyo. Yun ang experience ko, guys. Huwag kayong ma-discourage kapag walang kunti lang yung views, yung videos nyo. Okay lang yan. Darating din ang araw na magulat ka na lang maraming nanonood sa videos mo. Basta makikipag-engage ka sa mga kapwa mo content creator, yung mga videos nila na dumaan sa yung newsfeed, babalikan ka nila yan. Pero, kapag ikaw ay mag-comment doon sa video, dapat related doon sa video na napanood mo. Huwag yung, thank you for sharing, yung dumaan na lang na parang naka-set up na doon sa comment na thank you for sharing, tapos i-click mo na lang, automatic na siya, hindi ka na dapat mag-type. Huwag yung ganun. Dapat panoorin mo yung video niya from start to end, tapos mag-comment ka na naaayon sa video na napanood mo. Ganyan ang ginagawa ko, guys. Kaya yung dashboard ko, maintain siyang naka-green. Never siyang naging kulay na red. Kasi ang ginawa ko, tinulungan ko din yung mga kapwa ko, content creator. Kapag may mga videos na dumaan sa aking newsfeed, pinapanood ko, walang pili. Tapos, nagre-react ako sa mga videos nila. Tapos, nagko-comment ako sa mga videos nila. Yan lang, guys, ang gagawin nyo. Yun ang experience ko. Tapos, huwag po tayong magagalit doon sa mga tao na hindi nanonood sa ating mga videos. Huwag po tayong magko-comment doon sa video na, Lutz, pinanood ko na yung videos mo. Pwede bang balikan mo ako? Huwag po ganun, guys. Kasi pangit po siya sa comment na ganun. Dapat ang i-comment mo sa videos related doon sa videos na napanood mo. Maging enjoy lang natin tong ganito, guys. Kapag mahalin mo yung ginagawa mo, mamahalin ka din, babalikan ka din sa mga tao na yung pagre-react mo sa kanila, yung pag-comment mo ng naaayon sa video nila, babalikan ka rin. Huwag po kayong mag-comment na, Lutz, balikan mo ako. Pangit po kasi yun.
pangit po siya sa comment ng ganun. I-ano lang natin, guys. At ito pa yung tips ko. Huwag po sumama ang ating loob kapag kamag-anak natin na hindi nanonood sa ating mga videos. Okay lang yan. Okay lang yan. Ang target natin sa ating videos, yung audience na hindi natin kaano-ano, hindi natin kakilala, yun ang i-target natin na magkaroon sila ng mapansin nila yung ating videos. Huwag tayong magmamadali. I-enjoy lang natin yung proseso na ganito, pagbablogging. I-enjoy mo lang, huwag mong ipipressure ang sarili mo. Huwag yung hindi ka na lang natutulog dahil nag-follow to follow ka. Mag-focus po kayo, guys, sa inyong videos. Huwag kayong mag-focus dyan sa follow to follow, yung paramihan ng followers. Hindi po siya effective kasi yung iba, masaklap, nag-a-unfollow. Mag-focus lang kayo, guys, sa pag-create ng videos, tapos makikage kayo sa mga ibang content creator na yung mga videos na dumaan sa inyong newsfeed. Babalikan kayo niyan. Ganyan po ang ginagawa ko. Huwag po tayong mag-focus doon sa follow to follow na hindi na tayo natutulong. At huwag po tayong magagalit doon sa mga taong hindi na nanonood sa ating videos. Okay lang yun, guys. Mag-focus lang tayo sa mga videos na nagawa natin. Tapos maki-engage tayo. Effective po siya sa akin. Kailangan, lakasan mo ang iyong loob. Huwag mong ida-down ang iyong sarili. Ito ang pinaka-importante. Dapat i-proud mo yung sarili mo. Kahit maliit lang yung views niyan, dapat i-appreciate mo yung nagawa mong video. Huwag mong ida-down ang sarili mo. Dapat mahalin mo yung sarili mo dahil walang ibang mag-uplift sa'yo kundi sarili mo lang. Mahalin mo yung sarili mo, mahalin mo yung ginagawa mo. Huwag mong ida-down ang iyong sarili. Isipin mo lagi, maging positive ka. Kaya ko to. Kung kaya ng mga ibang content creator na sumikat sila, kaya mo din. Yun ang isipin mo. Huwag kang magagalit sa mga taong hindi nanonood sa inyong mga videos. Mag-focus ka lang sa paggawa ng videos. Tapos maki-engage ka. Kaalam na tayo, guys. Mango. Yun lang po, guys, ang aking ma-share sa inyo. Yan yung real talk dito sa social media. So, thank you for watching. I hope meron kayong natutunan. God bless. Bye!